vlog, and I just want to share my experience regarding sa UK visit visa. So, at first, ang ginawa ko noon is nag-research ko. Nakamalaking tulong ang research, guys. Tapos noon, nag-apply ako online sa website nila. So, I will put the link below na lang sa description. And, nag-fill up ako ng form sa online, sa website nila. Then, tapos noon, in-schedule ko din yung VFS appointment ko kung saan gagawin yung biometric and kung saan ipapasa ko yung requirements. Tapos, doon ay meron kang ipiprint out na checklist kung ano mga kailangan mong i-provide. So, good thing na merong checklist. So, hindi ka na mahihirapan na maghahanap-hanap pa. Okay. So, nagbayad ako online ng £87, which is $118 siya. Online din ang pagbayad. Ang first na requirement nila is yung Philippine passport. So, yun. Yung original, I mean, yung original talaga, hindi yung photocopy. So, other passport or travel document, pinasa ko dito is yung expired passport ko. And then, information about your visit. Document showing any plans you have made such as tour details, flight details, letter of invitation, evidence of sponsor, immigration status in the UK. So, ang pinasa ko dito is letter of invitation at evidence of sponsor, which is yung passport copy ng sponsor ko. Hindi na ako nagpasa ng flight details kasi hindi ko naman sure kung ma-approve yung visa ko para mag-book ng ticket. So, hindi ko ginawa yun. So, money, either income or savings. Documents such as bank statement, bank book, bank letter, balance certificate, tax return, and crop receipts. Tapos, document showing that another person can pay for your visits such as bank statement of the person paying for your visits. Ang pinasa ko dito yung bank statement ng sponsor ko. Home address. Document showing where you live such as property deeds, tenancy agreement, condemned letter, land registration documents. Ang pinasa ko dito is yung documents, titulo ng lupa ng parents ko since dito naman ako nakatira sa bahay nila. So, doon is evidence of asset. Hindi ako nagpasa kasi wala naman akong evidence of asset. Wala akong pag-aari. Tapos, accommodation in the UK. Document showing your UK accommodation and travel details such as hotel booking confirmation, travel booking confirmation, travel agent confirmation, or sponsor accommodation details. So, pinasok yung sponsor accommodation details. Additional information, evidence of family members remaining in your home country while you travel. So, pinasok ko dito yung voter's ID ng parents ko. So, yun lang yung pinasok ko siya, guys. Nag-add ako ng pictures namin na sponsor ko na magkasama, tsaka yung bills niya. So, yung bills niya kasi parang additional or supporting documents. So, yun lang yung mga pinasok kong requirements. Napaka-konti lang niya, guys. Ganyan lang siya. So, konti lang siya. Tapos, ang pagdating na ng appointment ko, medyo maaga kasi ako. Meron ako dun nakilala, guys, na si ate na na-refuse. Na-refuse siya, hindi ko alam kung bakit. Tapos, sabi niya, kumuha na daw siya ng travel agency para mag-process ng visa niya. So, nag-reapply siya. Tapos, isang ate naman, na nakilala ko, may husband siya na British. Tapos, gusto niya kunin yung anak niya nandito sa Pilipinas, kukunin niya papunta ng UK. Visit visa rin, guys. Pero, na-denied siya. Na-denied yung anak niya. Kaya, ang ginawa niya, kumuha rin siya ng travel agency para mag-process ng visa ng anak niya. At ang binayaran niya raw is kalahating million. Oh my God, napakamahal nun, guys. Kasi kung sa akin nangyari yun, hindi ko kaya magbayad ng kalahating million para na makapunta ng UK. So, yun. Sa VFS, pagdating ng appointment mo, bawal ka pumasok pag maaga ka pa. 15 minutes before ng appointment mo, dun ka palang pwedeng pumasok. So, pagdating ko dun, chinek ni guard yung bag ko. At sa tingin ko yung pocket wifi ko yung
hindi pwede sa loob. So, pinaiwan niya sa akin sa counter nila doon. Tapos, nagbayad ako ng 150, yung 150. Nag-asikaso nga pala ako ng visa ako noong 2016, August 2016. So, yun yun. Tapos, pagdating ko doon, pagkalagay ko ng gamit ko sa luggage, sa counter nila, nagpunta ako sa reception. So, sa reception, binigay ko yung form ko, yung pinilapan ko online kasi kailangan din yung i-print out. So, kinuha nila yun, tinatakan, binigyan ako ng number. Tapos noon, pumasok na ako pupunta sa UK visa room. So, inantay ko yung number ko. Pagkatawag ng number ko, dun ko ipinasa yung mga requirements ko. Mabilis lang siya guys doon. Pagpasa, wala silang pakalam kung ano pasa mo. Bigay mo lang ng bigay ko ano gusto mo ipasa. Tapos, katapos noon, upo ka na ulit. Kasi meron pang isa, biometric naman. So, pagpasok ko sa biometric room, ang ginawa, kinuha na ng yung fingerprint, and then tinanong ka, what's your name, what is your date of birth, at saka kung saan ka pumunta sa UK. So, yun lang yun guys. Napakadabilis lang ng proseso sa BFS, Manila. So, hindi ka abuti ng isang oras doon. Sa loob, ng isang oras mo may get, hindi. So, feeling ko mabilis lang siya talaga. Tapos noon, pagka-visit-visa ka guys, 15 days working, 15 working days bago lumabas yung results ng visa mo. So, pagtapos noon, actually sa akin kasi, dumating siya 12 days pa lang yung visa, yung passport ko sa kanila, dumating na yung result mo. Na-receive na ako na message at sinabi nila na ready to pick up na yung passport ko. So, after nun, nung ready to pick up na, pumunta na ako dun. Tapos, pagpunta ko dun, binigay ko agad sa kanila yung resibo na pinubay nila sa akin. Tapos, binigay sa isang plastic bag. plastic envelope siya na malaki. Tapos kinapa ko siya, wala siyang ibang laman ng passport ko. So doon nagtanong ako, kuya, alam niyo ba kung approve or refuse yung visa ko kasi gusto ko lang malaman. Sabi niya sa akin, wala daw silang alam doon, hindi nila alam kung approve or refuse. So kinapa ko na upo ulit, chinek ko, tinignan ko kung anong resulta, nakita ko nandun yung visa ko sa loob. So, yun. So, naging successful naman yung pag-askaso ko ng visa ko. And then, nag-flight ako papunta ng UK noong November 7, 2016. At bumalik ako nag-depart ako sa from UK. Pumunta back sa Dubai. So, February 15. So, 3 months ako sa UK noong time na yun. So, that's it guys. If you have any question, mag-comment lang kayo guys and I will try to answer all your questions. So, yun. And that's all. And thank you. Bye.